kasi overtaxed ang mamamayang Pilipino. Noong 1987, ang 32% na income tax, 500,000 pesos. Ngayong 2015, ang 500,000 pesos, 32% pa rin ang tax. Siguro noong 1987, ang 500,000 mayaman ka na. Pero ngayon, 2015, ang 500,000, hindi na yan napaka-special na sweldo. Ang immediate na makikinabang yung lower income family kasi yung exemption sa ngayon is yung minimum wage, di ba? Pero tingin namin kahit wala ka sa minimum wage, kahit kung may sweldo ka ng 15,000 a month o 20,000, hindi ka dapat dinatax eh kasi below living wage. Basta ang earning mo is 396,000 pesos a year or below sa bill natin, exempted ka sa income tax. So, mga security guard, mga low-income employees, even middle-level employees. Ibig sabihin, lahat ng tao na ang kinikita ay 33,000 pesos a month or below, hindi dapat magbayad ng income tax. If you lower the tax rate, then you will lower our collection goals. What will happen to government services? Marami naman pero sa budget. Binawaldas na naman ng gobyerno sa pork barrel at iba pang walang kwenta-kwentang proyekto. So instead na doon mong iwaldas, ibigay mo na yon doon para sa income tax na magbibigay sa ordinaryong manggagawa at mga empleyado.